Miss ko na si Kuya, kaya sobrang saya ng puso ko na dinalaw niya ako ngayon dito sa bahay. Siyempre, na-busy, kwentuhan, bonding kami dun sa dining table namin. Tapos, pagka-alis niya, nag-decide ako na routine. Mag-ikot-ikot sa loob ng bahay, tsaka sa labas ng bahay, bago matulog. Kahit ilang beses sabihin sa akin na, kang gumalaw-galaw, kang masyado maglakad-lakad, hindi ko matiis. Parang hindi ako kampante. Lalo na bago yung kasambahay namin. Feeling ko talaga may mali. Kasama ko ni Mami mag-ikot, naglilinis-linis kami ng konti. Pumunta kami sa may sampayan at washing. Tapos, nagulat kami ni Mami kasi may nakasalang pa. Tapos, pagguha namin, sobrang init. Inakyat na namin yung mga labada. Tapos, pag-check ni Mami, sobrang daming mantsa ng mga binili niyang damit galing sa Thailand. Ano yun? Wah! Putang ina. Mold ba yan? Kailangan ba ito? Ay! Pag-ibili lang eh. Pili ko, di ba ano siya? Ano siya? May nahalong bicolor. Ay, naku. Ano? Ayan po, o. Oh. Okay. Putang ina. Sino naglagay niya? Ah, may stress ako. Wa, sino mo naglaba? Sinuruan pa ni Harvey yung yaya mag-washing? Ito yung sinasabi ko kaya gusto mo ikot-ikot sa bahay. Sa likod kasi sobrang kalat. Yung yaya yung nayaan. Ang tinatanong ko kung sinuruan pa ni Harvey mo gano. At ang ito mag-washing yung yaya. Sino naglagay? Ano nangyari? Paktap kasi mga damit yung tayo na lahat naman saan. Pati lahat ng mga pantulog ko. Lahat. Mahal tong mga to, putang ina. Mga binili ko na punta sa wala. Kung kailang ina, tong nakita kong puro mansa. Yung puti, yung green, yung ano yung gilid, ayun, puro itim. Nakita mo yung dot-dot na itim, hindi yan normal. Kahit yung mga simpleng gasto ko, mayroong mga mansa kaliliit eh. Yung kay Tyrone niya, walang itim-itim. Wala, na-stress na ako. Ang dami ko nang sinasabi, kaya tinawag ko na si Ate Marie. Ang ina, ang hirap. Ay, ikaw yung nanay ng bahay, ikaw lahat. Ang ina. Baba na naman ako. Wala nang titik, kaya tangin na mga babae kasama ko. Iikot lang naman sa bahay, titignan ko ano ba bang mali bago magpaganda, bago matulog, bago pumikay. Sumugod na ako sa bahay ni Tony. Papano ba naman? Nagbubunga nga, madaling araw na. Sumasakit ngayon yung puson sa stress. Hinarap ko talaga agad yung yaya at kitang-kita sa CCTV na. Kararating niya pa lang dito pero sinalang niya agad yung mga damit sa washing machine. At hinalo yung puti sa itim, yung puti sa decolor. Kagulo-gulo na. In-explain ko na, te, hindi ako mayaman. Lahat ng bagay na makikita mo sa bahay, kahit simpleng damit, mamahalin o mura, hindi ako mayaman, pinaghihirapan ko yan, bawat piso. Kinausap ko na yan si Paye, si Ika at si Tyronia. Sinabi ko sa kanila na tulungan nila ang Mami Tony nila. Akala nila puro lang ako bunganga. Ang dami ko nang usap sa kanila na mahinahon. Na malalaki na kayo at dapat maging responsable na kayo dahil sarili nyo ng bahay yan. Wala kayong ginagastos. At imbis na si Tony ang mag-ikot, sana kayo na. Mag-check kayo, mga babae kayo, huwag iaasa sa kasambahay. Parang wala akong karapatan magbuntis. Baka pwedeng kayo na muna, di ba? Sa mga Gen Z, iba na talaga ang parenting style ngayon. Mas mild na ang pagalit sa inyo. Lahat ng bagay nagbabago kaya understandable yan. Iba ang way noon at ngayon. Pero matuto kayong maglaba ng panty nyo, ng tagus nyo. Mag-ikot sa bahay ninyo. Makialam sa kalinisan sa paligid ninyo, lalong-lalo na na ang daming kumakalat na virus ngayon. Para pagdating ng panahon na magkaroon kayo ng sarili niyong lugar, hindi kayo magmumukhang tanga. Paano kapag may kasambahay kayo? Hindi niyo alam kung anong imamando ninyo. Kahit magkasambahay kayo eh. Para pagdating ng panahon, handa kayo. Pero ako, old school ako. Para magtanda, nadaan na kasi sa maayos na pakikipag-usap eh. Dalawang hampas ng hanger para kay Tyronia, dalawang hampas ng hanger para kay Paye, at dalawang hampas ng hanger kay Ika. Si Oni kasi, ka-video call ko noon. Tamang pakita lang siya sa akin ng mga ganap sa bahay. Hindi ko lang sila pinalo dahil kawawa si Tony at buntis siya. Kung hindi alam ko na bilang mama ng bahay, kailangan maitatak ko sa kokote nila, sa utak nila. Bilang babae, hindi sila pwede maging baboy, hindi sila pwedeng maging babaeng poke. Dahil kapag hindi ko sila dinisiplina,
Sila ang magiging kawawa sa huli. Sila yung lalaking spoiled na hindi marunong sa bahay. Eh di hindi rin magiging marunong sa buhay. Magulong bahay, magulong buhay eh. Lagi ko tong sinasabi kay Tony, it will come back to you kapag nai-spoiled mo yung mga bata. Kasi there will come a time na kapag wala kayong kasambahay at kinailangan nilang umalis, sila ang aasahan mo. At ngayong may sitwasyon ka, tignan mo, hitams. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo kong gawin to. Huwag mo kong pigilan. Dahil hindi lang ito para sa kanya, kung hindi para sa mga babae namin sa bahay, even lalaki. Ayoko po talagang napapalo. Kahit sapit po, ang sakit. Naiintindihan ko po na kailangan na po talaga namin tumanggap ng palo kasi paulit-ulit na din po talaga kami. Dati po kasi pinapalo din po ako ng lola ko. Ang weird lang po kasi ang laki ko na po. Sa totoo lang, di naman masakit. Parang pwede ulit magkamali kasi hindi naman siya nagpasa. Yun na yun, Mama Marie. Lumapit ako kay Jowa para umalma siya. Tapos, sabi niya, paluin din daw ako. Eh, nag-withdraw ako sa labas. Eh, di binigay ko na yung hanger. Out na ako dyan. Maipasok lang ni Joa yung galit niya sa akin eh. Lagi naman ako nag-check ng bahay. Pinaglaba ko sila para baka sakali na maalis yung mantsa ng damit. Imbes na tulog na sila, ayan, magtanda kayo. Magturuan pa kayo. Ang swerte ko, buti meron akong ate.